Good morning po sa inyo lahat. My name is Ray. Ray Villardivida po. Ako po ay company speaker. Isa po ako sa mga Perspective Plus speaker, network builder sa Wardy. So, sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin ngayon, lahat po ng umattend ngayon, lahat po ng mga dealers at guests namin ngayon, nako po, napakaganda po ng pagkakataon na kayo po ngayon ay nag-tune in po at para makinig sa ating First Beta Plus, no? So, meron lang po ko isang tanong sa inyo bago po ako magpatuloy, no? So, ay, nako, dali po. Sorry. Mali po yung aking napindot, no? So, ilipad ko po ng aking slide. Sa taas lang po ito, eh. Yun po. Yan na. Okay. Yan. First Beta Plus speaker. Yan po. So, nagsimula po ako noon, mga ma'am, sir, bago din po nakikinig lang katulad ninyo. Okay? Pero ngayon po, ay isa na rin po ako sa mga kapagkwento ng storya ng aking buhay. Yung tanong ko po sa inyo ngayon, ito po. Ito lang po yung aking tanong sa inyo. Ano ba ang inyong nakikita sa inyong sarili 5 taon mula ngayon? How do you see yourself 5 years from now? Ano ba nakikita ninyo sa inyong sarili? So, mahalaga po itong tanong na to na itinatanong ko po ito sa marami. Bakit ho? Kasi, ito po yung mga kailangan nating tingnan. After 5 years po kaya, malusog ka pa. Check nyo rin po, no? Kailangan po nating tingnan yung mga darating. Kailangan po natin paghandaan yung mga darating. Sabi po nga po nga sa kasabihan, mas maganda po na wala pa pong ulan, may payong ka na. Okay? Ang tanong po 5 years from now, mayaman ka na kaya? Oho, di ba? Mayaman ka na kaya? Yung po ang kailangan yung tingnan? O ganun pa rin po ang buhay? O mas mahirap pa po ang magiging buhay? Alam niyo po, marami po sa atin ang nag-wish lang talaga ng masaganang buhay. Nag-wish po tayo ng mga gusto nating maging buhay. Pero ang problema po dun sa mga wishes na ganon, kinukulang po tayo sa action. Kaya ang kailangan po natin ay tigilan na po natin ang pag-wish lang. Ang kailangan po natin ay kumilos, umaksyon, para magkaroon ng katuparan ang ating mga dalangin, mga panalangin kay Lord. Never po siya nagdamot para po sa atin. Pero si Lord po kasi, ang lagi po niyang binibigyan niya, mga taong deserving lang, yung mga taong porsigido. So, yun po yan. Parang kumpanya ho. Ang nire-regular ng kumpanya, yung mga empleyadong porsigido sa trabaho, talagang dedicated sa trabaho. Ganon din po si Lord eh. Hindi po lahat talaga pwedeng i-bless kasi may mga tao po na hanggang wish lang po sila pero hindi po lang po sila sa action. So alam niyo ba ang sagot po doon sa malusog ka pa kaya? 5 years from now. Hindi ho basehan ang edad. Sa karamdaman po ngayon ng tao, wala na hong pinipiling edad. Lahat po tayo ngayon ay pwede hong matamaan ng iba't ibang klaseng karamdaman. So ano hong tutugon doon po sa magandang kalusugan na atin pong laging dapat pinoprotektahan, iniingatan, nandyan po ang First Beta Plus. Napaka super blessed po natin dahil nandito po ang aming presidente na ating pong presidente ng kalusugan ng aming Ma'am Doyi na at Sir Sok na na-create po nila itong produktong ito para magkaroon po tayo ng natural protection sa ating health. Personal health and our family health. So, ito po yung gusto nating tingnan na minsan nakafocus lang po tayo sa hanap buhay ng hanap buhay. Sige, hataw trabaho. Pero nakalimutan po natin na hindi ho pala tayo bakal. Hindi ho pala tayo metal o stainless na hindi tinatabla ng kalawang. Yung bakal po matigas na pero kinakalawang, nangihina. At bumabagsak po yun. Ganon din po katawan ng tao. So dapat po handa po tayo. So nandito po ang First Beta Plus na produkto na atin pong pwedeng sandalan, asahan, sa anumang oras. Dahil ito po ay dinesign
na product as all-in-one products na pang-iwas sakit, panglaban sa iba't ibang sakit. At ito po ay hindi gamot, pero magugulat ka. Ang dami-dami pong gumaling. Ang dami na hindi ho ma-explain na hindi po siya gamot. Pero bakit maraming gumagaling? Ang main job po kasi ng ating First Beta Plus is palakasin ang ating pong immune system. Ang immune system po kasi natin, yan po yung nilagay ng Diyos talaga na built-in doctor. So yung doctor, ang ating pong katawan ay dapat po talagang laging inaalagaan, laging kinikip po natin yan. Sinusustain po ang magandang kalusugan po natin. So how to do it? Kung sa labas ka lang magdidepend ng iyong pagkaproteksyon sa iyong katawan. So, exercise lang ba? Hindi rin. Kulang ho yun eh. Kulang ho yun. So, meron ka bang pampa-hospital? Marami kang pera? Hindi rin ho sapat eh. Kasi, ano naman po natin? Marami na pong mga mayaman. Ang dami yung pambayad sa gamot sa hospital. Pero alam mo, nawala din po sila. So, hindi ho sapat na marami ka lang pera o may sarili kang hospital o kaya may sarili kang tindahan ng gamot, mercury drug, pero hindi mo napaprotektahan ng iyong katawan because hindi naman mo kailangan lahat ng oras ay gamot agad ng ating kailangan. Kailangan ho muna natin dumaan sa proseso. Okay? May tatlong klaseng healing po na kailangan nating maintindihan. Ang spiritual healing. Ang spiritual healing po, by faith, gumagaling po ang tao dyan. Wala ka pong iniinom. Oh. Then, natural healing po. Nutraceutical healing. And then, after niya, tsaka lang po ang pharmaceutical healing. So, kadalasan ng tao, pharmaceutical ka agad. Dapat ho, eh, neutral muna nung araw. Wala mercury drug, mas mahaba buhay ng tao nun. Eh bakit ngayon parang kunting lagnat lang hospital agad? Kasi nasanay na po tayo may pambili ng gamot at mandyan naman ang paggamutan. Nakalimutan po natin. Eh ang doktor po, nagkakasakit din po sila. Okay? So kailangan po natin silang tulungan para mapabawasan ang mga tao nagkakasakit sa hospital ngayon na ginagamot nila. Kailangan po natin is nutraceutical healing. And this is the perfect product para po sa ating lahat. Na dinisenyo talaga para bigyan tayo ng sapat na nutrisyon para ho mapaganda ang ating kalusugan. And that is why First Vita Plus. Nako, grabe. Ngayon, 5 years from now, ano po nakikita mo sa iyong sarili? Guest ka man o dealer ka man? Ano nakikita mo? Mayaman ka na kaya? Baka hindi pa rin, di ba? So, kung ilang taong ka nang masipag, ilang taong ka nang nagninegosyo, pero hindi ba rin ikaw lumalapit sa pangarap mo? O, teka muna. Baka masayang ulit ang another 5 years sa'yo. Okay? So, dyan po. How do you see yourself 5 years from now? Kailangan yung dreams mo, yung goals mo, nakukuha mo na. Dapat po, meron ka ng 5 million 5 years from now. Meron ka na dapat ganyang amount of money 5 years from now. Tanong, kaya ba yan i-save sa ginagawa mo ngayon? Kaya ba yan makuha 5 years from now? Meaning, dapat makapagtabi ka ng 1 million every year. Then 5 years, meron ka ng 5 million. Kaya lang, di mo yung gagalawin. Hindi ka na bibili ng pagkain mo, hindi ka na maliligo, hindi ka na magto-toothbrush, hindi ka na rin, wala ka nang bibilin, wala kang gagawin sa pera mo, ipunin mo lang. Kaya ba ng 1 million savings every year in within 5 years na ginagawa mo ngayon. Alam niyo ba kung magkano ho ang pag dinivide mo po siya sa 5 years, ang 5 million, magkano po ang dapat niyong savings every month para makuha niyo po ang 5 million within 5 years? Alam niyo kung magkano? 83,666. Alam niyo po, yan yung kailangan mong i-save every month para makuha niyo po ang 5 million in 5 years. Now, so maraming tao gusto ho magkaroon ng millions. Gusto ho na masaganang buhay. Sino bang aayaw? Kapag tinatanong, who wants to be a millionaire? Sasagot naman lahat, ako yun, ako yun, ako yun. Well, madali naman mag-claim. Sino bang ayaw nun? Kanya lang, ano ho yung proseso? Kaibigan, kadalasan sa mga tao, nangangarap po sila at nag-goals po sila ng magandang buhay.
Inaasa po nila yon sa employment. So nagtatrabaho siya para daw sa kanyang pangarap. Well, nandun din po kami nang galing, doon po ako nang galing. So sa employment po, ang tawag sa kanya active income. Alam niyo, pag sinabing active income, kailangan mo kumilos, kailangan mo nandun yung physical mo para kumita ka. Yun po yung active income. So yung pong, kung employment pong asahan mo para abutin ang iyong 5 milyon o iyong pangarap sa loob ng 5 taon, eh para katumbos mo na para ka nakabisikleta. Mauubusan ka ng oras. Mauubusan ka ng lakas. Hindi ka pa nakakarating. Sayang. Pag ikaw naman nag-traditional business, active pa rin siya. Hindi lahat ng business passive, no? So, active pa rin po siya. Para ka lang nakabas. Mas malaki, mas mabilis lang po siya. Mas malaki ang kita. Kanya lang, may traffic yan. May plat yan. O, di ganun din, di ba? So, mabagal po yung proseso ng success kung sa labas ka lang aasa. So, ano po dapat yung sakyan? Para marating niyo po yung inyong dreams and goals na yan. Yung mga goals ninyo. Nako, ang kailangan niyo po mag-first beta plus ka. Bakit? Kasi po, sa First Beta Plus, active and passive combination po siya. Alam nyo kung magta-travel po kayo going to Legazpi or Davao. Kung kayo po magbabas, kung tang Legazpi, it takes 12 hours to 14 hours from Manila to Legazpi. Alam nyo, pag nag-aeroplano ka, it takes 45 minutes sa Legazpi ka na. Sobrang na-compress mo yung oras, yung panahon, na-compress niya po yun, nakapag-save po kayo ng a lot of time. So, yun po yung advantage ng First Beta Plus. So, tatanong niyo po sa akin, eh, bakit Beta Plus ang aking pupukusan? Bakit First Beta Plus ang aking gagawin? Bakit First Beta Plus ang aking siseryosuhin? At bakit po kaya ako inimbita dito ng aking kaibigan, kamag-anak na umaten sa First Beta Plus? Bakit po kaya ako inatumaten? At kaya naintindihan mo na, ba't ko naman gagawin ng Beta Plus? Well, ang sagot po ay, ito po yung shortcut to success. Hindi siya sobrang, kumbaga, ano naman, kumbaga, expressway. Yan. Kasi pwede ka makarating sa isang destination in different ways. Pero meron pong, ano eh, fastest way talaga eh. Meron pong mga expressway. So ito po yung pinakamabilis. Hindi ho madali, hindi ho easy, pero ang guaranteed po ay siguradong may mararating ka at mararating mo yung mga dreams mo and goals mo. Yun po yung advantage ng First Beta Plus. That's why, kailangan nyo po siyang seryosuhin. Okay? Ngayon, sabi nga po ni Warren Buffett, isa po sa mga multimillionaires po sa Amerika, sabi po niya, if you can't find a way to make money while you sleep, sabi niya, you are going to work until you die. Oh, nakakatakot, hindi ba? Nakakatakot dahil pag hindi ka pala nakahanap ng isang parang hanap buhay o paraan para ikaw eh, kumita ng pera habang ikaw natutulog, naku, magtatrabaho ka sa pera hanggang mamatay. Abay, iwan ko na lang kung gugustuhin nyo yun. Diba? Palagay ko hindi nyo rin gusto na magtrabaho ka sa pera habang buhay. Diba? So, marami pong klaseng paraan para kumita na ang pera. Pero ano ba yung gusto mo? Magtrabaho ka ba habang buhay para sa pera? Diba? Baka may chance naman para mas mapaiksi yung hanap buhay mo na makuha mo instead na gagawin mo po yung iyong pangarap ng 10 years, 20 years. Eh baka naman kaya naman ng 2 years, 5 years, 4 years. Diba? Yung po yung 1 year to 5 years, malaki na po yun. Yung pong edad na yun, ang idadagdag mo lang sa edad mo ngayon, kung ilang taong ka na ngayon. Pero sureball naman na makukuha mo yung pangarap mo 1 year from now or to 5 years from now, makukuha mo yung pangarap mo. Di ba? Yun po yung binibigay sa atin chance ng First Beta Plus. Di ba? Yun yung gusto kong maramdaman mo ngayon. Dahil yan po ang nararamdaman namin ngayon. Kung alam nyo lang, napaka-blessed po namin. Napakasaya ko po dahil nandito po ko ngayon sa Beta Plus. At hindi lang po ko ganito ang feeling. Marami pong mga dealers na happy-happy sila at napaganda po ang buhay nila.
Lalo na po ngayon na dumating ang pandemic time, ang daming nawalan ng kumpanya, saradong kumpanya, dami po nawalan ng trabaho. Pero ngayon sa Beta Plus, hindi po kami nag-worry. Bakit? Kasi ang produkto natin ay para sa health, para sa kalusugan. So habang ngayon po nakakaproblema ang lipunan para sa protektahan ng mga tao, mamamayan, tayo po ay nagkatulong po tayo ng gobyerno na i-promote ang produktong tutulong po proteksyon sa atin po katapamilya at sarili. Yun po yung beauty ng atin pong produkto. Number one talaga, health first. Okay? So yan po yan. And maniwala po kayo sa inyong potential. Alam nyo, believe in your potential. Lahat po kasi tayo may mga potential. Lahat po tayo may mga potential. Ako po, hindi ko po akalain na may potential po pala ako. Ang problema po sa atin, yung ating pong paniniwala sa ating kakayahan, personal capacity, akala nating pang-employment lang. Akala po natin, hanggang doon lang po ang ating kaya. Marami pala tayong pwedeng kakayahan na kailangan lang pong i-develop. Pero magsisimula po yan sa ating mind. Kaya you have to believe first. Kailangan nyo munang iayos ang ating mind setting. Na ito ba ay pag ginawa ko, ano magiging resulta? Tsaka nyo po yung gagawin. Ikaw muna ang maniwala sa sarili mong kakayahan bago ang iba. Alam nyo po kung sinasabi sa inyo yan. Kasi ito po yung buhay ko noon. Ang buhay ko nung wala pang First Beta Plus. Yan po. Nangungupahan po ako ng bahay. At for so many years, 8 years po ako nangupahan ng bahay dyan. Dyan lang po sa bahay na yan. So, hindi pa kasali yung aking inupahan sa ibang bayan like Marikina, Pasay, Cubao, Makati. So, dito lang po yan sa Cavite. 8 years na po ko dyan. Ako po ay isa sa mga taong nangungupahan. At alam niyo po ba't ko sinasabing potential, maniwala ka? Dahil ako po ay laking probinsya na talaga pong grabe ang mga hirap ko. Mayroon pong salita na naririnig ninyo na isang kaigsang tuka. Ako po isa ron. Yung pong sinasabing mahirap pa sa daga ang buhay, kami rin po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag na po natin gamitin sandata o dahilan na mahirap ako, hindi ko kaya, hindi po. Lahat pala tayo ay na-bless ni Lord. Kailangan lang po natin tuklasin at gamitin yung mga bagay na ibinigay niya po sa atin. Yun po yung kagandahan. 5 taon po akong empleyado. Nagsimula po ako, projectionist. Yung papatakbo ng pelikula sa cinema. Albergotesco po ako. Factory worker, merchandiser, promodizer, coordinator. Alam niyo po yung mga posisyon na yan. Iyan lang po yung kaya kong gawin. Yan po yung mga posisyon na alam niyo nang hindi kikita ng 50,000 per month, 30,000 per month. Yan po yung mga posisyon na yan. So yan po yung mga pang-survival talaga at yan po yung pangkaraniwang trabaho na sa labas. At wala akong pag-asa maging ma-promote. Okay? Yan po yung agandahan. Iba't ibang kumpanya po ang napasukan ko. Ang huli po is Mega Mall Appliance Center. So dyan po ako nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya na yan. Pero alam niyo po, kahit anong sipag ko, talagang grabe po. Cavite ako na uwi, Manila ako na pumapasok, uwian po yan. Hanggang sa naisip ko po, magdagdag po ako ng negosyo, ng kita. Empleyado, nagtayo ko ng bigasan ko, 2 bigasan is a mini grocery. O anong ginawa ko dahil gusto ko na masaganang buhay? Ang ginawa ko po, dinoble ko po yung sipag ko. Paanong doble? Kasi po dati, trabaho, bahay lang po ako, bahay-trabaho, din tulog na. Ngayon po, iba. 3:00 ang madaling araw, palengke ako, 6:00 prepare naman ako, pasok ako ng Mega Mall, uwi ako ng gabi, 12:00 ng gabi, 3 hours lang po tulog ko, din gigising po ulit ako para naman po doon sa negosyo ko. So ganun po nang ganun yung cycle ng oras ko. So noon po ay para akong eyeshadow. So yun po sa mga babae. Yun po yun. Meron po akong eye bag, grabe po yun. So tabang ko na po yung bus. Sipag to the max, pero nakakalungkot. May negosyo na ako, may trabaho na ako sa mga negosyante dyan. Well, dealer po ako ng bigas ha. Balahong Beta Plus sa buhay ko. Dealer po ako ng bigas. Yan po yung license number ko sa pangalan ko nakalagay po sa tabla. Yan po yan.
NFA license ko po 'yan. Meron po akong mga supplier Cagayan, Mindoro, Bulacan, Beisiha, Isabela. So tracking po 'yan. So hindi po ko basta retailer lang, wholesaler talaga. And 'yun po 'yan. Na maganda po, ginagawa ko pang Beta Plus, Sipag to the Max, combine po 'yung dalawa, pero nakakalungkot po. Nangungupamparan ako ng bahay. Wala po akong bahay. At ako po ay laging may utang. Pagbago po sa aking mga supplier, mauutang na naman po ako ng products, ng items. Yun po yung buhay negosyante. Yun po yung buhay empleyado. So sa mga gusto magnegosyo ng traditional, wala naman ang problema. Try nyo rin. Kasi po ako na-try ko na. Sa mga gusto mag-empleyado, try mo rin. 15 years na po ko ron. So imagine niyo po, pero paras lang po tayong nangarap na magandang buhay. Kumikita po ako, yes. Kakain po kami, yes. 3 times a day. May merienda din. Pero hindi ho kayang bigyan ako ng magandang buhay. Pati pamilya ko. Yun po yung inayawan ko sa negosyong nagawa ko noon at trabaho pinagbigyan ko ng mahabang oras. Yun po yung inayawan ko. Bakit? Trabaho ako ng trabaho, sipag ako ng sipag, pero wala po akong nahihintay na 5 taon mula ngayon, may bahay na ako. 10 taon magandang mula ngayon, maghayahay na ako. Wala, may time freedom na ako, may financial freedom na ako. Wala pong ganong usapan. Sa negosyo ko po at sa trabaho ko po, yun po ang labanan, kailangan po pumasok ka. Masama man ang panahon, pasok ka. Kailangan masama man pakaramdam, pasok ka. Bakit? Sayang po ang kita. Sayang po ang sweldo. Kailangan po tiisin para humabuo lang po ang sweldo 15-30. Yan ba yung buhay na gusto ko? Hindi po. Kaya sabi ko, Lord, hindi ito yung pangarap kong buhay. Ayoko po magtrabaho na wala pong katapusan at mahirap pa rin ako at damay pa pamilya ko. Ayoko po. Dahil sawang-sawa na po ako sa hirap. Dahil sabi ko nga po, madalas akong kinikwento, nagsimula po akong karanas ng hirap. Bata pa lang ako. Yung hirap ang pinag-uusapan ko, kinikwento ko po sa inyo itong buhay ko. Kikwento ko po sa inyo. Kasi alam mo bakit? Marami ho sa atin ang reklamo, mahirap lang siya. Kaya hindi niya na kayang gawin ng Beta Plus. Meron naman mga tao na nahirap gawin ang Beta Plus. Meron naman mga tao, mga guests na ayoko gawin ang Beta Plus, mahirap yan. Alam niyo po, sabi ko nga sa'yo, kung hirap pag-uusapan, nako, banat na po ko ng buto dyan sa hirap ng buhay. At yung buhay po na yan na inayawan kong sobrang hirap na yan, yan na po yung ayaw kong balikdaanan pa ng mga anak ko. Na kumain ng buko umaga, tanghali, gabi, magtinda ng balot, eskin, dituyo, walis tambo para lang may makain, makapag-aral. 10-year-old. Nag-construction worker po ako para lang po talagang may makain. Inlabanan po ng hirap. Yung po yung buhay na pinanggalingan ko. Wala po akong kapasidad. So, yun po yan. Tapos, naranasan ko po na ng self-supporting elementary high school. Wala na po talagang yun na po nga kayang ko. Nagbuti jarya, garapa din po ako. So, nag-construction worker. So, lahat po yan, dinaanan ko po yan. At ang pinakamahigit sa lahat na nung ako po ay mapunta ko sa Maynila. Nung ako ay napunta sa Maynila, naranasan ko po, sabi ko, gusto kong tulungan ng magulang ko. Nag-factory worker po ako. Dito, contractualization lang po ang labanan. 6 months end contract ka na, endo ka na. Kailangan na maghanap ulit trabaho. Nagkasakit ako, endo ako, nag-uupan ng bahay. 2 months na po ako na nakapagbayan at wala pang trabaho. Ang lagnat ko po, 39 to 40. Tapos kailangan kong tumayo para magsaing. Tapos nagbukas ko ng bigasan ko, ilang pirasong bigas lang natitira. So ang hirap pala magsaing kung ilang pirasong bigas na nasa ingin mo. Lapas ako ng bahay para bumili ng gamot ko. Alam ang ginawa ko? Pagbalik ko sa aking bahay, nakaharang na po yung aking caretaker at pinaalis na po ako dahil sayang na po yung aking space. Kailangan din po nilang kumita. So, paalayas, paalisin ka na may sakit ka, ano pakaramdam? Di ba ang hirap? So, nagkapamilya naman po ako, kami ni Mrs. So, nagkaanak naman po kami, nagkasakit yung panganay namin ng Villaretricia. So, yung sakit po na yon, ang maganda, ang matindi to, doon nilaw po yung bata at nabigas yung atay, ang kailangan na po, transplant. Ang kailangan po ay 3 million. Wala po kami noon.
wala ko kayong pambili ng bigas, may 3 million pa kaya. Naging tahanan po namin ng PGH. Doon po, nakahiga sa kama yung aming pasyente. Hihiga si Mrs. After niya, ako naman, dahil meron akong pasok kinabukasan, contractual lang po ako, minimum wage lang po ako. So alam niyo ba, palitan kami ni Mrs. Tapos labas kami ng PGH, hanap kami na makakain yung supot-supot na ulam tsaka kanin, kasama na 10 piso dati. Yun na po yung aming ulam na dalawa, hati na po kami. Pagbalik dun sa ospital, sabi ng doktor, bilhin niyo po ito. Ang gamot po na nareseta sa katutak, 3,000 pong halaga. Wala nga po kami pamasahe. So naranasan ko po manghingi ng mga kakilala ng 20 pesos kung magkano lang maiipon namin. So wala akong nagbibigay. So wala akong maaawa sa iyo. So umiyak ako ng bahay namin, 2 months na rin. So run out na, wala ng kuryente. Kukuha ko ng damit. Pagbalik ko, caretaker ulit namin ang harang. Pero kailangan nyo nang umalis kasi 2 buwan na kayo nagbabayad. Alam nyo po yung may sakit yung anak mo, wala kang pambiling gamot, tapos paalisin ka ng bahay na tinitirahan mo. Doon ko naranasan po yung maghalo yung sipon at saka luha. Totoo pala yun. Hanggang mamatay ang anak ko, hindi ko alam kung saan ko ililibing. Yun po yung hirap na tinatako na sabi ko namili po ako sa buhay ko. Itutuloy ko ba yung buhay ko o tapusin ko na buhay ko para tapos na nihirap ko? Madali po yung tapusin eh. Kaya lang, sino magtutuloy ng hirap ko? Pamilya ko rin. Kaya namili po ako na ituloy ko na lang at yung anak ko na lang. Ako na lang maghirap, wag na lang po yung mga anak ko parating ng panahon. So yung part na yon, naging prosigido po ako sa buhay. Nasabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang opportunity. Wala pa po noon ng Beta Plus, guys. Wala pa ang Beta Plus noon. So hindi ko po alam hanggat naginiguso na po ako, hindi ko po alam kung ano po yung magbabago ng buhay ko. Basta ako po, hiling ako ng hiling kay Lord. At hanggang sa nakilala ko po ang Beta Plus. So maintindihan ko po ang Beta Plus na to. Never ko na po itong hinindian. Automatic po talagang nag-decision ako na gawin ko po siya. Kaya dito ko po ibinuhos yung aking sipag, yung aking oras. Itinudo ko po dito dahil yung hirap na naranasan ko noon, ayaw ko nang maranasan pa na mga anak ko pagdating ng panahon. Kaya doon sa mga dealers, sa mga guests namin na iniisip nyo mahirap gawin ang Beta Plus, totoo po mahirap. Pero mas mahirap pa rin ang kalagayan ng buhay sa labas na wala ka sa Beta Plus. Kaya po dito, hindi na kailangan hintayin na sabihin na mahirap. Hindi po. Dahil ang hirap pong gagawin dito, yun na po yung puputol sa kahirapan ng buong pamilya mo. Yun na po yung kagandahan dito. Yan po yung aking pong pamilya, mga anak ko po yan. At nagsimula po ako sa Beta Plus ng 500 pesos. 500 pesos. Sa unang tingin, maliit. Pero sa akin po, malaki yan. Bakit? Kasi alam ko ang 300,000 na babasan ko na ng 500 pesos, akin na yon. Ikitain ko na po yon. Sabi ko, kikitain ko 300,000 kasi kinita ko na yung 500 pesos. At doon ko po, inaral ko ng inaral ang Beta Plus, ginawa ko ng ginawa. So, aral, apply. Ganyan po yung discarding ginamit ko. Kaya po, hanggang sa, ito po naging resulta ko, 2019 na lang po, pakita ko sa inyo, check ko. Isang linggo, yan po yung isang buwan ko ng October po yan. O, see? O, yan ang total lang kinita ko. Dadagan mo ng another month, isang linggo ulit, 130, 178,000, 185,000, 188,000, 195,000 isang linggo. Isang buwan namin, 877,000. Yung December po namin, 165,000, 190,000, 179,000, 110,000. Alam niyo po ba, busy ang tao sa buwan na yan. Lahat po tayo. Pero imagine mo may ganyang kita sa Beta Plus. O, tinotal ko po yung isang buwan ko. O, di ba? Yung 3 months ko pong kinita sa Beta Plus, tinotal ko po yan. 3 months income. 2 million din po yan. At alam niyo po ba na siguro, kung sa labas po ako haasa, hindi ko pa kikitain yan. At kahit sino po sa atin, 3 months? Kahit siguro mag-abroad ka, baka hindi mo rin kitain yan eh. Diba? Kung may mga abroad po dito nakikinig, baka hindi nyo rin po kayang kitain yan doon sa abroad. Mayroon man, baka iilan. So hindi lahat. Yun po yung naibigay sa akin ng Beta Plus. So ito yung gusto kong maramdaman mo ngayon. Na ang perang ito, kapag ito'y kinikita mo, kaya po niyang baguhin ang direksyon ng pamilya mo. Mababago, magkakabahay ka, magkasakyan ka. At yan po, pandemic time, income namin, no?
Imaginin mo. So, pandemic time, income. Pandemic time, income. Imagine niyo po, pag sinasabing passive income, kasi po, hindi na po lahat yan trabaho ko mag-isa. Dati po kasi, ako lang mag-isa. Ngayon po, hindi. Kaya ho, may passive po ako. Hindi na po ako mag-isang humahataw. Meron na po akong grupong naitayo at kasama ko pong nangangarap ng magandang buhay. Sabay-sabay po kami nangangarap na mas taganang buhay. Kaya po, at kami kumikilos para sa aming kanya-kanyang pamilya. Kaya ho, nandun po yung passive income. Dahil marami na po ako, marami na po kami na magkakasama na nag-aabot ng kanya-kanyang pangarap. At alam niyo po, yung aking buhay noon, na naungupahan ng bahay, nako, 3 years lang po. O yan na po yung bahay ko ngayon. O yan. So, yung bahay ko pong inuupahan noon, katabi lang po yan ang aking bahay na gate ngayon. At alam niyo ho ba, sa sobrang tuwa ko po sa Vita Plus, ang kulay ng bahay ko, variant po yan ng Vita Plus. Milon, Dalandan, Guyabano, yung puti. Kaya ang logo po ng Vita Plus, ayan po sa terrace ng bahay ko, nakaukit po dyan ang 5 Power Herb at yung First Vita Plus nakalagay po dyan. So, yan po ay katas ng First Vita Plus. Wala pong halo yan. Yan po ay talagang, sabi nyo nga, sakripisyo. Yan po yung sakripisyo. Yan po yung reward ng sakripisyong ibinigay ko po sa First Vita Plus. Nakabili po ako ng brand new adventure. Nakabili po ako ng brand new Nissan Orban. Nakabili, niregaluhan ko po misis ko ng tawag The Line Pajero. Kaya pangalan po sa kanya yan. And then po, niregaluhan ko naman ng sarili ko ng sports car. O diba, tawag The Line din po yan. Then, nakabili po ako tawag The Line po ng Colorado. Pick up naman po ng Chevrolet. Tawag The Line din po yan. Another car po nabili ko, tawag The Line din po ulit yan. Chevrolet Duramax. So yan po yan. Yan yung pinakabago kong sasakyan. O diba, may bahay na ako. Tapos may mga may bahay na ako, may mga sasakyan pa ako. So po yan. So all in all, ang napundar ko na po sa Vita Plus in 14 years, 7 lote at 7 bahay, 6 masakyan, 16 policy insurance. Yun po yung na-achieve ko sa katas ng First Vita Plus. Kasi ko sinasabi pong 7 lots, 7 house. Kasi po may mga bahay na po ako na invest, Metrogate po, may mga property po ko diyan. Meron po akong house na lahat na paupahan. Ngayon po, kumikita po siya ng 15,000 per month. Ito po, Chester. And then po, Town and Country. 2 lote po ako dyan. And then po, meron po ako sa Tarlac, sa Mungkada. Meron po akong lupa sa Orchard. Alam niyo po yung Orchard na to. Nandyan po yung mga negosyante, mga artista, mga politiko. May mga bahay po sila dyan. Napakatahimik pong lugar. Kasi po, talagang executive naman po naman yan. So, world class po yan na golf course Cavite. So, dyan po, mayroon po property dyan. So, yun na. Then, ang maganda pa, dati po, bahay, trabaho, bahay, negosyo. Ngayon po, napapasal ko na sa iba't ibang lugar ang aking pamilya na dati po ay ang direksyon namin, bahay, trabaho, bahay, negosyo. Nakakapagliwaliw na po kami. Hindi lang ho sa Pilipinas, hindi pa ho buong picture yan. Iba't ibang bansa din po, nakapamasal na rin po kami at katas po yan ng Vita Plus. Yan po ay purong katas. Kaya nga sabi ko sa inyo pag sineryoso niyo yung Vita Plus, yan po yung reward. Sabi niyo mahirap, o yan po yung reward ng hirap. Hindi lang naman po kayo nahihirapan. Ako din po, pero sabi ko sa inyo, the best po yung hirap na meron sa Vita. Solid po yung reward. Sa labas po yung hirap, talagang puro hirap, wala nang reward. Ang reward po doon, 3 times a day na pagkain. Dito po ang reward, sobra-sobrang pagkain po at nakakapagliwalib ka pa, makakapagpundar ka pa. O diba, ang sarap na hirap, may reward ng ganyang kalaki. Yan po ang power ng First Vita Plus. Kaya ang pamilya ko noon, malayo na po ngayon. O noon po, mukha kami mga mangyan. O ngayon po, mukhang tao na, di ba? Yan po yung kagandahan ng First Vita Plus. Kaya ako, lagi ko pong pinapasalamatan ng buong puso, ng pamilya, ang aking mga leaders, TGFPP Power Team. O po, nagpapasalamat sa kanila dahil sila po ay kasama kong nangarap at gustong abutin ang mga pangarap. Determinado na abutin ang pangarap. So, isa lang po ako noon. Ngayon po, marami na kami ngayon. Ayun, ako, ilan lang po yan. Okay, yan po yung maganda. At ilan po sa kanila, nagkasakyan na rin, nagkabahay na rin. So, ang dami na rin po nagkaroon ng achievement sa kanila. So, kaya po,
Ma'am Doyi, Sir Sok, talagang kung pamilya ko, forever thank you po sa inyong mag-asawa. Forever thank you po sa inyong pamilya. Forever thank you po talaga dahil ginamit po kayo ng Panginoon para po kami ay maabot. Okay? Maabot po ng biyaya na inyong pong mga pangarap. Yun po yung maganda dahil hindi na po ako nangungupahan, ma'am, sir. Hindi na po ako nangungupahan. Hindi na po kami nangungutang ng pera, pambiling bigas. So, hindi na po. Meron na po kami pambili ngayon at sobra-sobra pang ang pambili ngayon. Thank you po talaga. And of course, kay God, thank you talaga kay Lord talaga. And syempre, pansinin niyo po mga partners, no? Ang Vita Plus po, hindi lang naman po kung kausap nyo ngayon eh. Hindi lang naman po si Cyril lang ang kausap nyo kanina, narinig nyo. At si Peng, hindi lang po. Marami po ang mga tao ngayon na natutulungan po ng ating Vita Plus. Okay? Ayan po yung patunay, ang aming po mga anniversaries. Ginaganap po yan sa MOA Arena, Koneta Astrodome, Philippine Sports Arena, Smart Araneta Coliseum. So, yan po yung dami ng tao. Imagine nyo po. Oh, yan po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, isa po ako dyan. Sa dami ng tao, alam nyo ba na ang company, over 19 years ng Vita Plus, nakapag-produce na po ang Vita Plus ng 25,000 millionaires and 5,000 multimillionaires. Hindi ba po ano yan, updated? Isa po ako dyan. Sana bigyan po ng biyaya. Ayan po ako, naka-sports car po ako. Kaya alam nyo, pinapasalamatan ko po yung aking mga uplines. Ayan. So thank you po sa mga uplines ko, Nancy Bondoc. Grabe po, dahil kayo po ay naging instrumento po ng aming buhay. Hindi naman po namin nakakalimutan yung mga na ginagawa nyo po sa amin. Nakabutihan. Malaking blessing po yun sa amin. Kaya ayos yung mga upline ninyo. Kailangan nyo rin po sala thank you. Always thank you lang. Hindi mo naririnig nila. Kay God na nakakarinig yun. Sa thank you lang. Kasi ibibless ka ng ibibless noon. Kaya ganun po yun. So, yun pong ginagawa na yung mag-asawa. Pasalamat lang po kayo na pasalamat. At alam nyo po, ito po ang dahilan kung bakit po nabago ng Vita Plus ang aking buhay. Ano po yan? May pinaliwanag po ni Peng kanina. So, binago po ng 300,000 ang buhay ko. Ito po ang mga potential na pwedeng kitain ng isang dealer sa Vita Plus. Part-time man o full-time. Ito po ang nag-change ng buhay ko. Ito na po ang nagbago ng maraming buhay sa Vita Plus. So, up to now. At yan po ang sinusungkit mo. Pag nag-Vita Plus ka, yan ang sinusungkit mo. Dealer ka na, papetex-petex ka ngayon. O yan ang sinusungkit mo. Yan yung nagbago ng buhay ko. At alam nyo po, baka sabihin nyo, totoo bang kinikita yan? Totoo yan. Kanina ka pa pinakita. Alam nyo ba? Ito lang po. March 7, 124,000 isang linggo. Dagdagan mo ng isang linggo, May 14, 264,000. Yung 2 weeks ko lang, pag tinotal mo, 300 plus na yun eh. 2 weeks lang. O diba? So, ito yung buhay na magpipihit ng inyong buhay. Ito yung magbibigay sa inyo ng masaganang buhay. Kung ganyan ang kinikita mo, may magbabago talaga sa buhay ng pamilya mo. Hindi mo pa ito nararamdaman ngayon kasi hindi ka pa nagsisimula. Simulan mo lang at maniwala ka sa akin, ikarer mo to araw-araw, isang taon, hanggang tatlong taon, hanggang limang taon. Kwentuhan tayo. Yun na rin yung kinikita ko na yan. Pantay na po tayo. Sa mga dealers, nako, seryosoy mo lang. Alam mo kung ba't di pa kumikita ka ng ganyan? Hindi ka seryoso magtrabaho. Hindi ka seryoso mag-isip. Hindi ka seryoso magplano. Hindi mo inaaral ang negosyo. Kaya wala kang ganang lumabas ang bahay kasi puro ka reklamo. Kaya minsan maraming sabi, maraming hindi kumita sa Vita Plus. Totoo naman. Pero maraming kumita sa Vita Plus. Kasama na po ako doon. At bakit mayroon di kumita? Eh yun po yung mga nangangarap lang po sila. Parang wish ko lang. Sana all. Sila po yung mga ganon. Na ayaw po nilang umaksyon, ayaw po nilang kumilos, ayaw nilang mag-isip, ayaw nilang makisabay, ayaw nilang ibigay ang the best nila, ayaw nilang ilabas ang kanilang potential. Puro sila complain. Wala pa nga reklamo, complain na. Kaya talagang ang resulta mo, reklamo ka talaga dahil zero yan. Kumbaga sa exam, sa eskwela natin noon, gusto mong pumasa, hindi ka nag-review, ano resulta mo? Zero. Tapos pag graduation na, tinan mo yung class card mo, tinanan mo, pro line of 7, taka ka pa. Ginawa mo yan eh.
Ganon din po ang buhay. Kung level 7 ka ngayon, huwag ka na magtaka. Ikaw rin may sala eh. Kami po, sinigurado ko ng kahirapan na naman ako sa magulang ko, hindi na ito mamanahin pa ng mga anak ko. Sinisecure ko po yung perang pinaghihirapan ko sa Vita para siguradong hindi na po mauulit ang kahirapan ko ng mga anak ko. Sabi ko nga lagi, di baling ako na lang ang maghirap ngayon. Huwag na ako maghirap. Huwag na lang maghirap yung mga anak ko pagdating ng panahon. Ganun po ako mag-isip, ma'am sir. Okay? Pero don't worry. Bibigyan ka ta ng tips, mga guys. Dealer ka man o hindi ka dealer, bigyan ka ta ng tips. Ito ang tips ko sa'yo. Okay? Number one, huwag na huwag ka makinig sa mga taong negatibo. Never listen to negative people. Bakit? Wala silang maitutulong sa'yo. Kahit magipit ka, hindi ka nila matutulungan. Kahit anong gawin mong problema, hindi ka nila hatian. Magkasakit ka man, solo mo lang. Bahala ka sa buhay mo. Kaya bakit ka makikinig sa mga taong negatibo na wag mo gawin ng bata plus, mahirap yan, hindi mo kaya, hindi totoo yan. Ang dami nilang sinasabi para wag ka lang tumuloy. Bakit? Pag naniwala ka ba sa kanya, bubuhayin ka niya? Mag-isip ka muna. Number two, develop your MLM business knowledge. Ito ang problema ng marami. Parang binigyan ka ta ng isang kotse, isang mamahaling motor, pero hindi ka marunong mag-drive. Imaginin niya po, binigyan ka ng isang sasakyan na hindi ka marunong mag-drive. Ano ang pakiramdam mo? Kaya mo bang i-drive yon? Anong iisipin mo? Baka mabangga ka, madisgrasya ka, sumemplang ka. Ganyan po ang mga hindi kumikita sa Vita Plus. So anong solusyon? Develop your MLM business knowledge. Number three, consistent daily action. Pag nagplano ka ngayon, idire-diretso mo. Pag nagplano ka ngayon, gawin mo ng buong puso. Huwag kang magreklamo dahil pangarap mo, ginagawa mo, hindi sa kapitbahay mo. Consistent daily action. Huwag kang titigil hanggat hindi mo narating yung dulo ng pangarap mo. Ganyan ang pag-abot ng pangarap. Number four, be a good leader. Pag sinabing good leader, nandyan ka para maging example ng maraming tao sa grupo mo. Pag good leader, good listener yan. Good follower yan. Ang good leader po, yung sinasabi niya, yan po yung ginagawa niya. Yan po yung good leader. Ang good leader po, kailangan ikaw ang manguna sa mga bagay na hindi pa nila kaya para makita nila na ito pala yung tama kong gawin. At ito pala, pag nagawa niya, kaya ko rin. Example ka ng marami. Yan po yung good leader. Kaya wala po akong tinuturo sa grupo ko na hindi ko kayang gawin. Kaya ko magturo na ako lang ang nakakaalam or hindi ko pa nagagawa. Tuturo ko sa kanila, nagawa ko na. Ganyan po ako mag-practice sa akin mga leaders ko. So, dito po, huwag ka lang mainip. Gawin mo lang ang tama. Hanggat tama ang ginagawa mo sa negosyo mo, batuhin ka man ng maraming putik dyan sa gilid-gilid. Eh, hindi ka tatablan. Bakit? Alam mo na kaya mong igarantya na ang ginagawa mo ay tama sa negosyo mo. Ganyan po ginawa ko. Hindi kailangan magmadali. Hinay-hinay. Pero sigurado, sure ball. Million din naman ang dulo eh. Mauuna sila, pero sasabay ka rin. Yun po ang Vita Plus. Ngayon, apat po yan ha. Ano yung number five? Oh, pag nahirapan ka, napagod ka, balikan mo ulit yung number one. Bakit? Kasi ang number one ang tutukso sa'yo para umayaw ka. Yan ang magkasabi sa'yo. Sabi ko na sa'yo, wag ka na mag-Vita Plus. Mahirap yan eh. Ganyan, di ba? So balikan mo lang ulit sila. Negatibo po sila. Ang trabaho ni Taning, bigyan tayo ng negative na pag-iisip. Ang trabaho ng negatibo para wag kang tumuloy sa magandang buhay mo. Trabaho ni Taning na bigyan tayo ng problema at bigyan tayo ng kahinaan ng loob at para hindi po tayo mangarap ng magandang buhay. Kay Taning po yan. Pero tayo po'y anak ng Diyos, kaya po tayong lahat ay gusto niyang masaganang buhay. Wala kang gagawin kundi sundan mo lang po yan ang sundan. Saan ka man dyan, balikan mo lang ulit. Pag napagod, balikan mo number one. Huwag ka magpapatukso na umayaw dahil ang umayaw, hindi nagbawagi. Okay? Ikaw ang creator ng iyong buhay. Wala pong ibang magbabago ng iyong buhay. Ikaw lang. Hindi magulang, kapatid. Ikaw mismo. Hindi anak. Ikaw mismo. Kung sumasagahan ng buhay, ikaw mag-isip. Ikaw ang kumilos. Ikaw ang gumawa. Iguhit mo ang buhay na gusto mo. Sabi ni Bill Gates, hindi mo kasalanan ipinanganak na mahirap.
pero kasalanan mo na ipinanganak na mahirap. Totoo naman eh. Lahat naman tayo ipinanganak mahirap. Walang saplot sa katawan, walang letrang daladala. Pero hindi ihabang buhay na wala kang letra. At hindi habang buhay na wala kang damit sa katawan. Ang ibig sabihin, kaya mo magdamit, kaya mo magbasa, matututo ka sa hamon ng buhay. Ibig sabihin, kung mahirap ka man ngayon, kaya mong baguhin yan sa gusto mong direksyon. Yan ang kailangan mo lang. Ang susi po, the major key to your better future, wala pong iba kundi ikaw. Walang makapagbabago niyan. Alam nyo ba yung spelling ng success? S-U-S-C-C-E-S-S. Success. Yung katabi ng S. You? Sino yung you? Di ba ikaw yun? Ikaw lang po yun. Hindi ho sila. Ikaw lang. Kasi ikaw lang talaga ang pinag-uusapan dito. Gusto mo na maganang masaganang buhay? Well, may test ang buhay. Wala itong pinag-iba sa exam, sa eskwelahan. Gusto nyo makapasa? Ipasa mo yung exam. Ganyan po lang kasimple. So ipasa mo lahat ng exam. Ang buhay natin, ang success natin, may exam. Kailangan ipasa mo ang discouragement, ipasa mo ang rejection, ipasa mo ang mga ang problem, overcome mo ang mga problems na dadaan sa buhay mo. Lahat po ng mga distractors sa buhay mo, kailangan nyo po ito ma-overcome. Yan po ang test ng buhay. Kailangan mong ipasa, huwag ka magpatalo dahil mas malakas po ang kapangyarihan ng mga negatibo at mga impacto. Sabi ko sa inyo, malakas po ang kapangyarihan yan. Pero pag nahirapan ka, tumingin ka lang sa taas. Ano yung purpose mo? At ano yung dahilan mo? Bakit ka nangangarap na magandang buhay? Para kanino ba yan? Para sa'yo at sa mga anak mo. Doon ka lang tumingin, hindi ka madidiskaril. Huwag kang titingin sa mga taong sa paligid mo, madidipokus ka. Tumingin ka doon sa taas, makikita mo na may direction pala ang iyong ginagawa. Kaya ka naghihirap kasi malaking biyaya ang inihahanda sa'yo ng Panginoon. Lampasan mo lang. Alam niyo ho ba, ang Diyos natin, lagi po siyang on time. Lagi po siyang on time sa ating lahat. Ang kailangan lang, maging handa ka sa pagbabago ng buhay mo. Pag sinabing handa, hindi yung nakatunganga ka lang, hihingi ka lang, mag-wish ka lang, hindi po. Pag sinabing handa kang tumanggap ng miracle ni God sa atin, ang kailangan mong gawin, ihanda mo knowledge mo, ihanda mo yung physical mo, kailangan mong kumilos ang kumilos, parang makina, kailangan mo umaksyon ang umaksyon, doon po idadaan ng Diyos yung biyaya para sa'yo. Isang milagroso na kung saan gagawin mo ng 10 taon, nagawa mo na pala ng 2 taon lang, napihit mo na ang takbo ng buhay mo. Yan po ang First Beta Plus. Kaya po ang cycle ng buhay natin, ito po yung cycle ng buhay natin. Simula bata, tumanda, ayan o. So napalaki ng palaki. Tapos, kamalaya ka nung kumain ng gusto mo. Andiyan na po yan. Hanggang sa magkasakit ka na, gagamot ka na. Ang papa-hospital ka na. Hanggang sa magpa-poneral ka na, pag namatay na. Memorial, lahat po yan, pera. Lahat po yan. Mula dun sa masarap na kinakain mo, pera. Hanggang sa lahat ng cycle na yan, pera. Kaya kailangan maghanda ka dahil kailangan po talaga sa mundong ito ay pera. Okay? So huwag niyo pong mamani-maniin na ito lang kaya mo? 30,000 ka lang ba? Huwag mong isipin na 30,000 ka lang. May 300,000 na po ngayon, Beta Plus. Yan na po yung bagay sa iyo, hindi na po 30,000. Kaya, ma'am, thank you. Si ma'am po talaga, tsaka si sir, hindi ho nagsasawa yan na tayo po ibigyan ng inspirasyon. Bigyan tayo ng positibong buhay. Kailangan lang po natin mag-isip na tayo po at sumabay sa kanila na sabi nga ni ma'am, be positive lang. Darating po magandang araw para sa ating lahat. Be positive lang. Nandiyan po si ma'am eh. Si ma'am nga hindi nagsasawa para sa atin. Tapos tayo pa ba ang sasawa para sa pagbabaita? Naku po, mas mahirap yung position ni ma'am. Mag-create ng product, mag-discover ng product, pag-paganda ng company. Talagang na kay ma'am na po ang burden nun eh. Alam nyo po, sa atin, magmamarket na lang. Gawin mo natin. Para sa pamilya mo, hindi naman para ho sa lahat, sa iba. Sa'yo lang to. Sa mga dealers po namin ngayon, kapatid, ito lang kailangan ninyo. Dealers and non-dealers po. Okay? Kung gusto nyo marating ang success, kailangan i-level up mo lang ang iyong performance, i-level up mo lang ang persistence mo, yung tiyaga mo,
Yung disiplina mo, i-improve mo lang yan. Hindi yung mamanyana, bukas na lang, tsaka na, kalimutan mo na yan. Improve mo disiplina mo. Wala mo ng TV, hataw mo na. Attitude mo, kailangan masunurin ka, kailangan mabago yan, kailangan may goal getter ka. Okay? Ang failure mo, kailangan nyo po yan i-accept na ang failure po ay palamuti at ingredients po yan, pampasarap yan ng tagumpay ng iyong buhay. Ang risk po, kailangan, kung takot ka sa risk, mag-take ka ng risk dahil ang risk po ay isa sa mga kailangan i-overcome para marating nyo po ang inyong mga pangarap. Hard work, isa po yan sa mga key ng success. Pag wala pong hard work, edi wala rin pong success. Diba? Determination, wag ka mapagod, wag ka magreklamo, wag niyo pong bilangin ang pagod, yung mistake, kung yung bilangin, ang bilangin niyo po yung parating na success para sa'yo. Kailangan mo lang maging magaling, maging excel ka sa negosyong ito, kailangan mag-excel ka talaga rito. Kailangan niyo po yon at habaan niyo pasyensya. Kasi ang pasyensya mo minsan, yan ang sumusukat ng tagumpay ng isang tao. Pag maiinipin ka, di maga kang kikwit. Pag nag-quit ka, di wala kang dulo, wala kang success. Lahat po na nag-quit at next yung pasensya, wala ko yung nararating. Kung gusto nyo talaga may marating ka, limitless po dapat. Dapat unlimited ng iyong ang trabaho, unlimited ng iyong plano, unlimited po ang iyong decision, ang iyong action. Ganun po dapat. Alam nyo ho ba, na ito lang naman ang problema natin lahat eh. Sa mga guests pa namin ngayon, ito lang naman ang problema mo eh. 1,800, malaki. Well, tanong, problema ba yan o solusyon sa matagal na nating problema? Tandaan niyo po, ang perang yan, yan ay hindi po yan gastos. Yan po ay big opportunity para sa ating lahat, para sa'yo. Isang opportunity po yan na ang perang yan na dati ay malaki sa'yo, pero sa iba naman ay maliit. Well, ang 8,800 sa panahon ngayon, tapatin ko po kayo, maliit na halaga na lang po yan. Pero yung 8,800, kaya po niyan ibigay ang magandang kalusugan sa pamilya mo, kaya kanyang bigyan ng magandang ng bahay na gusto mo, at kaya kanyang bigyan ng sasakyan na gusto mo, at kaya kanyang bigyan ng savings account na gusto mo. At yan po ang 8,800, kaya kanyang bigyan. Yung decision mo ngayon na mag-dealer ko, itry ko nga, well, itry mo na. Kasi minsan, yung try na to, kaya niya palang baguhin ang direksyon ng takbo ng buhay ng pamilya mo. At yan po ang kailangan mo lang sa Beta Plus. Sa amin po dito, sa Beta Plus, yung negosyo po namin, yung success mo. Kaya ka namin kinukulit, mga dealers, kaya ka namin sinasabi, mag-invite ka, mag-training ka. Sabi naman sa mga guests, ma'am, attend ka. Kaya po namin kayo ini-invite guest na makinig po ng aming Beta Plus because yung success ninyo, yan po ang success namin. Yan po ang negosyo namin, ang magbago ng buhay ng maraming tao. Yung success po ninyo, yan din po ang success namin. Kapatid, yan ang First Beta Plus. Pag sineryoso mo itong gawa, sineryoso mo itong trabaho, sigurado ikaw. Sigurado ako, ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo ng First Beta Plus. Salamat po ng marami sa inyo. God bless you all.